Na-trade na nga po ng Utah Jazz si Bojan Bogdanovic sa koponan ng Detroit Pistons at tuluyan nang pinatay ang potensyal ng pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Russell Westbrook patungong Utah Jazz. Ngayon, wala na pong saysay ang pag-trade pa ng Lakers kay Westbrook sa Jazz dahil wala na si Bogdanovic. Tapos kamakailan lang ay parang tinapos na rin ng GM ng Indiana Pacers ang potential trade po sa kanila ni Westbrook nang inanunsyo niya na ang kanilang starting center sa pagbubukas ng season ay si Miles Turner. Kailangan na siguro nating tanggapin mga kadribol na hindi na po talaga matutuloy ang pag-trade ng Lakers kay Westbrook. Kahit na ba may naglalabasan pa rin mga balita na patuloy pa rin daw po ang pag-uusap ng Lakers at Pacers para sa isang potential na trade. Kung totoo man po ang balitang ito, hindi pa rin naman ito matutuloy hanggat ayaw pa rin isama ng Lakers ang kanilang 2027 at 2029 first round picks. Alam po natin na may dahilan ng Lakers kung bakit ayaw nilang isama sa trade ang mga draft capitals na ito. Pero marami pa naman silang mga draft picks sa mga darating na seasons, kaya bakit ayaw pa nila ibigay para matuloy na ang trade? Baka mamaya niyan, alagang-alaga sila sa kanilang dalawang draft picks, pagkatapos hindi din naman sila makakakuha ng magaganda sa mga draft picks na iyon. Sayang lang. Ngayon, may maganda na po silang pagkakataon para kina Buddy Hield at Miles Turner. At tataas ang tsansa nila na maging contender na talaga ngayon season. Ayaw pa nilang sunggaban. Tapos magiging mas magandang koponan na uli ang Lakers kapag nawala na sa kanila si Westbrook. Base po itong sinasabi ko sa naging performance ni Westbrook last season, mga kadribol. Pero bakit po kaya hindi nakikita ito ng ganito ni Rob Pelinka at kanyang mga kasama? Kaya kahit na ba may maglabasan pang mga balita na mga pag-uusap sa trade kay Westbrook, mukhang wala pa rin pong mangyayari sa mga ito. At nanggaling na po mismo sa GM ng Pacers ang malinaw na kasagutan na hindi pa nila ititrade sa ngayon si Turner. Dahil din po siguro ito na ayaw ng Pacers ang anumang iniaalok ng Lakers sa kanila. Kaya inihayag na nila sa publiko na tapos na ang usapan nila ng Lakers para sa isang trade. Marami po ang may gusto na matuloy ang Westbrook, Hield at Turner trade. Kaya naman marami ang nagbabash kay Pelinka sa pagpipigil niya ng halos 2 buwan na huwag pang matuloy ang trade na ito. Pero malay po natin mga kadribol, baka isang umaga magising na lang tayo na naituloy na ang trade na ito.